Hello mga kachika! Nakakaiyak na mensahe ni Kim Chu kay Vice Ganda. Narito at ating tunghayan ang buong detalye. Sinimula ni Kim ang greeting niya kay Vice Ganda ng isang thank you. Napansin naman ni Vice agad na parang naiiyak si Kim. Natatawang sagot ni Kim pero nakakaiyak kasi talaga. Kasi, sa totoo lang kasi yung emotions natin ngayon is omega, extra sensitive tayo. Pero ma, I just want to say thank you na tinanggap mo ako dito. Oh, naiiyak na naman ako. Birthday ko ba? Dito ay tuluyan ang naiyak si Kim. At saka niya sinabing kasi may iba, hindi nila ako masyadong tanggap dito. Bigla naman sumingit si Karil at sinabing tanggap nilang lahat si Kim. Sabi niya, wala. Lahat kami tanggap natin, diba? At mahal natin. Paglilinaw naman ni Kim kay Karil, wala na siya. Tugon ni Vice kay Kim, wala naman na siya, hayaan mo na. Paalala naman ni Ami Perez sa dalawang host, live to, huy! Nangangahulugang wala sa It's Showtime ang tinutukoy ni Kim na hindi siya masyadong tanggap sa programa. Pero walang nabanggit na pangalan o kahit na anong pahaging kung sino ito. September 28, 2020, nang unang pumasok si Kim bilang host ng programa. Sa kasalukuyan, marami na ring K-people ng It's Showtime mula sa regular host hanggang sa namumuno sa production ang nawala sa programa. Sa mga host, hindi na napapanood sa programa si Mariel Rodriguez. Hindi pa rin nagre-report sa studio si Ann Curtis. Nang mahimasmasan sa pagtawa ay bumalik si Kim sa pagiging seryoso para ipagpatuloy ang mensahe niya para kay Vice. Thank you for being so generous. Sobrang very giving mo sa aming lahat dito. Medyo natatakot kaming mag-joke. Hindi namin alam kung nakakatawa o hindi. Pero sinasalo mo kami minsan. Hindi. Pero... Biro ni Vice kay Kim, iyon ang joke eh. Kapag di ka sinapo, iyon ang joke. Muli nagpasalamat si Kim sa kindness at mga pangaral ni Vice, hindi lang sa kanya kundi maging sa mga bumubuo ng It's Showtime kabilang na ang contestants ng segment ng Tawag ng Tanghalan. Patuloy ni Kim, salamat for being so generous. Sobrang very giving mo and then your kindness shows. Lalo na kapag Tawag ng Tanghalan. Yung mga pangaral mo sa TNT Contenders, pati kami nasasali mo sa pagtingin mo sa buhay. Yung outlook mo na look of life is a positive way. Iyon lagi yung binibigay mong advice sa lahat ng tao. And ang dami kaming nai-inspire mo with everything that you do. Tinawag din ni Kim si Vice bilang foundation ng It's Showtime. Kaya thank you for being a sunshine to every one of us. And thank you for being the foundation. Foundation Day dito sa Showtime. And salamat for being you. Maraming salamat mama. Nang matawa ang host, dito ipinaliwanag ni Kim ang ibig niyang sabihin. Sad niya kasi kapag ikaw naglilid, gagawin talaga namin lahat. Kapag hindi mo sasabihin, hindi namin gagawin. Kapag hindi ka papasok, hindi kami papasok. Ha 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 ha. Dagdag naman ni Ami, si Vice daw ang nagpalakas ng kanilang loob nung panahong umuuga ang bangka ng kanilang programa. Hindi man binanggit ni Ami ang tinutukoy niyang panahon, pero isa sa mga pagsubok na pinagdaanan ng programa ay nang hindi na marinyo ang prangkisa ng ABS-CBN noong July 2020. Ani Ami, thank you for being our strength. Kasi noong panahong umuuga ang bangka, ikaw ang tumayo at sinabi mo, sumigaw ka ng kapit. Kahit alam mong nahihinaan na kami ng loob, ikaw, kahit na alam mo sa sarili mong, nanghihina ka rin, pero tumayo ka. Sumigaw ka at sinabi mong, kapit, walang bibitaw, kaya natin to, and we appreciate that. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Kim Chu sa birthday greeting niya para kay Vice Ganda. Naungkat dito ang taong ayaw sa kanya sa Showtime. Sino kaya ito? Pero ayon sa actress, wala na raw ang nasabing co-host na yon sa It's Showtime ngayon. Mga kachika, anong masasabi nyo dito? Kung kayo ay di pa nakapag-subscribe sa channel ko, maring mag-subscribe and hit my notification bell para maging updated kayo sa next chika ko. Salamat sa patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito ang inyong Showbiz Chikadora. Paalam!